Kamusta na mga amigos? Itong ating tampok ay tungkol sa halaman na pag tinawag mo ay agad-agad pumapasok sa isip ng isang tao ay ginagamit itong pampalaglag ng mga buntis. Bago natin umpisahan yan ay pasubscribe, share at like na muna para lagi tayong updated sa mga bagong video natin. Let's go! Ito ang Tinospora cordifolia o kilala sa ating bansa bilang makabuhay. Ito ay madalas makita sa ibang bansa gaya ng India, Sri Lanka, Malaysia at Pilipinas. Ang makabuhay ay ginagamit na sa tradisyonal na medicine ng mga India. Ito ay yung tinatawag na Ayurveda medicine at ilang libong taon na rin ang nakakalipas. Ang tangkay ng makabuhay ay isa sa mga mabisang sangkap na ginagamit upang panggamot. Madalas itong nilalaga panlaban gaya ng malaria, pwede ring panghugas ng sugat sa balat at sa skin ulcer. Nakakagamot din ito sa pagtatae, impatyo at galis. Ginagamit din ito bilang ointment o pamahid laban sa rayuma, arthritis at gout bilang pampakalma sa mga parte ng pamamaga. Ang katas naman ng makabuhay ay nagsasabing nagpapaunlad ng memorya, nagpapaganda ng kutis at nagbibigay ito ng lakas ng pangangatawan. Meron ding nagsasabi na ito ay mabisa para sa pananakit ng tiyan, kabag o hangin sa tiyan, pagsusuka, dyspepsia, kahirapan sa pagdumi, kawalan ng gana sa pagkain at maging ang pagkakaroon ng bulate sa tiyan. Napakarami palang kayang gawin ang makabuhay. Ito ang mga ilang paghahanda sa gamot na makabuhay. Depende ito sa nais mong gamutin. Iba-iba ang paraan rito, gaya ng sarayuma. Kailangan mong tantarin ang mga tangkay nito. Dapat kalahating baso at ito ay iluluto ng 5 minuto sa isang baso ng langis ng nyog. Pagkatapos ay ihiwalay ang tinadtad ng mga tangkay at ihalo sa kalahating baso na ginayat na kandila. Pagkatapos na matunaw at lumamig na ang kandila, ang nagawa mong ointment ay maaari mong ipahid sa katawan ng taong may rayuma sa loob ng magkakasunod na gabi. Tandaan, huwag lagyan ang mga sensitibong bahagi ng balat gaya ng iyong mukha. Para naman sa pamatay ng bulate sa tiyan o pagpupurga, ay kailangan mong kumuha ng 30 grams na bagong kuha ng tangkay ng makabuhay. Pakuluan ito ng 3 tasa ng malinis na tubig sa loob ng 20 minuto. Kunin mo ang katas sa pamamagitan ng pagsala nito at inumin. Kalahating tasa bawat inuman, 2 beses araw-araw, bago ang una at ang huling pagkain. Para naman sa makabuhay tea, kumuha ng sariwang dahon ng makabuhay. Putulin ito ng maliliit. Hugasan ng malinis na tubig. Maglaga ng 50 grams ng dahon ng makabuhay sa 1 litro ng tubig. Ilaga ito ng 10 minuto. Alisin ang mga dahon at uminom ng 2 baso sa 1 araw. Mas masarap ito kung ito ay maligamgam o mainit. Bilang babala ay mahigpit rin na pinagbabawal ito sa mga taong sumusunod. Mga batang walang 3 taong gulang. Mga buntis. Mga nagpapasuso, mga taong may typhoid fever, mga pasyenteng may pulmonya, mga taong may sakit sa puso, mga taong may diabetes, mga pasyenteng sasailalim sa operasyon. Bawal ito sa kanila dahil ang kanilang mahinang pangangatawan ay maaring matalo ng malakas na sangkap na nasa makabuhay, kaya kailangan ng iba yung pag-iingat. Mainam pa rin mga amigos kung tayo magpatingin muna o kumonsulta sa ating pinagkakatiwalaang mga doktor para tayo'y ligtas pa rin. Hanggang dito na lang ang aking video mga amigos, pa-share na lang upang makatulong tayo sa iba pa nating kababayan. Pasensya na pala mga amigos dahil natagalan tayo sa upload dahil nagluksa kami mga amigos dahil kami ay nawalan ng isa sa aming mga pamilya. Salamat sa pag-intindi, salamat at God bless!